nanay ni Jesus kasi si Jesus kapag nangaral, iba. Bakit? After ng Sermon of the Mount sa Matthew chapter 7 verse 28, and so it was when Jesus had ended the sayings that all the people were astonished at his teaching. Why? Verse 28 or 29? For he taught them as one having authority and not as the scribes. Para magang, sorry na lang, ano, kapag nagsisimba tayo noon sa Catholic Church, lalo kapag nag-uumili na, may yung iba lumalabas sa simbahan kasi naninigarilyo o nagkukwentuhan. Yung iba naman, nagtitek siguro. Yung iba naman, kung kailan importante na sinishare yung Word of God, inaantok. Bakit kasi? No wonder inaantok kasi nakakaantok din yung nagsasalita. Wala akong tinutukoy sa Word again, mayroon din nakakaantok nagsasalita. Kaya nga, pag ang pastor kahit anong galing mag-preach kapag walang sense of humor, inaantok yung nakikinig. Mabuti na lang, nakakatawa yung mukha ko ay. Meron akong sense of humor. Ito po matindi. Paborito ito ni Pastor Romy, kilala ito ni Sister Rose. Samuel John chapter 46, the officers answered, no man ever spoke like this man. Mayroon pong mga officers na inutusan doon para hulihin si Jesus Christ. Imbis na hulihin nila, nakinig na lang sila. Pagbalik nila sa mga chief priests, sabi nila, nasaan yung pinapahuli ko sa inyo? Hindi niyo hinuli. Sabi ng mga officers na ito, wala pa kami narinig nagsalitang kagaya niya. Hallelujah! Oh! Amen ba? Iba yung kanilang intensyon. Ang intensyon nila na hulihin, pero after sila nakapakinig sa Word of God, sa sinasabi ni Jesus, sabi nila, no man ever spoke like this man. Hindi na nila nakalimutan nila ang kanilang intensyon yung hulihin. Bakit? Kasi sila yung na-capture ng Word of God. Amen! Amen. Sana ano, mayroong mga umaatend ng prayer meeting ngayon after nilang mapakinggan yung Word of God, no matter kung sino man yung nagsasalita, masabi nila, no man ever spoke like this man. Amen ba? So, ganoon na lamang ang kagalakan ng babaeng sumigaw na ito na gamating din na ang kanyang katuwaan na magsasatindi sa anointing ni Jesus, sa authority na gamit niya kung magsalita, nag-impress siya na sabi niya, how I wish, anak ko yan. Nasusunod. Yes, di ba? Okay, pero tingnan natin ang ginawa ni Jesus. Sabi niya, verse 28, but blessed are those who hear the word of God and keep it. Hindi po niya sinusulat o hindi niya kinukonsente yung babae na ang atensyon po ng babae na ito na focus na lang doon sa nanay instead sa anak. Nasusunod niyo po ba ako? Hindi po sinabi ni Jesus Christ, yes, tama ka. Pero kinukuha po niya yung spotlight ng babae from Mary patungo sa kanya. Nasusundan niyo po ba ako? Okay, kasi ganito yan. Yung sinasabi niya na, blessed are those who hear and keep the word of God, anticipation niya yun na mga tao ay ma-focus na lang kay Mary. Wala akong, sabi ko nga, ang church na ito ay non-doctrinal, pero napakalungkot isipin na maraming tao na ang kanila pong atensyon, kulang na lang ang kanilang faith, iasa kay Mary. Nasusunod niyo po ba ako? Bakit? Ilan mga taong dibuto sa Pilipinas? O dibuto sa pagnunubina, dibuto sa pag-ano, pero pagdating sa Word of God, hindi mo makitaan na mayroon silang atensyon na kinig. Mayroon silang interest na kinig. Bakit? Kasi nakapokus na lang sila kay Mary. There's nothing wrong na ma-impress ka kay Mary, pero hindi ka dapat mag-focus doon. Nasusunod niyo po ba ako? Okay? John chapter 2 verse 5, pakinggan natin ang sinabi ni Mary. His mother said to the servants, whatever he says to you, do it. Maging si Mary herself ang gusto po niya
His mother, He wants us to consider ourselves blessed by keeping His word. Yan naman ang katotohanan talaga eh. Isa pa? Psalm chapter 1 verse 1, tinanong ko ang mga nag-e-exhort sa atin at mga future na mag-i-encourage sa isa sa atin, kung sino yung tunay na pinagpapala. Mayroong nagsabing si David, mayroong nagsabing kung sino pa. Tingnan natin kung sino nga ba ang blessed man ayon sa Psalm chapter 1 verse 1. Sabi dito sa Psalm chapter 1 verse 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Nasusundan niyo po ba? Kapag hindi ka raw nakikiupo, nagigisang-ayon doon sa counsel ng mga hindi nakikilala sa Lord, pinagpapala ka. Maraming tao, kapag mayroon silang problema, ang kanila pong kinukonsulta, ang kanila pong hinihinga ng advice, ay mga hindi nakakilala sa Diyos. Natural, ang kanila pong advice, labag sa kalooban ng Diyos. What do you expect? Amen? Kapag may problema, ang kinukonsulta, ano? Yung kapitbahay, lalo na pag kumari, kachismin siya. Ano bang dapat kong gawin, Mare? Ano bang dapat kong gawin? Kung ikaw na sa katatayuan ko, anong gagawin mo? Do they consider to ask the pastors o mga godly person for advice? I don't think so. Amen. So sabi niya, kapag hindi ka nakikiwalk sa counsel ng ungodly, pinagpapala ka. Isa ka, nor stands in the path of the sinners. Kumbaga, ito yung daan, ito yung lapas ng mga makasalanan, hindi ka nakikipayo doon. Nag-standby ka lang, hindi ka nakikiisa sa kanila, hindi, wala ka sa daan ng mga sinners. Amen. Okay lang yun na makihalubilo tayo sa mga makasalanan, but to stand on their path, hindi na kinalulugod ng Lord yun. Baka sabihin nyo, eh pastor, bakit ikaw nakikiusap ka sa mga makasalanan? Bakit may kumpare ka, mga loko-loko? Bakit kayo, wala kayong mga kakilala, kaibigan loko-loko? Hindi yun na lang ang hulugan na ayaw na natin sila, hindi na natin sila kausapan, but to stand on their path is hindi na yun ikinalulugod ng Lord. Amen ba? Okay, so after noon, sabi pa niya, nor sits in the seat of the scornful. Medyo naghanap ako ng Tagalog, akala ko kay Irene yun. Ano nga ang Tagalog ng scornful? Para pag ang hina natin sa ano? Ha? Tagalog? Ano sa Tagalog mo, sister Irene? Naiwan? Dinalan na rin mo? Kamali mo? Okay. At pagkaintindi ko po sa salitang scornful ay ito po yung mga taong magalitin. Ito yung mga taong parang hateful. Mga despising. So kung hindi ka lang nakikiisa sa kanila, hindi ka nakikiupo sa kanila, pinagpapala ka. Pero na-consider pa natin yun, kapag hindi ka nakikiisa sa makasalanan, hindi ka nakikijismis, mapalag ka. Masabihin natin, ay, ano yun yung pinag-usapan nila? Ano yun? Pasusera. Okay, sabi pa niya, ang blessed man daw is those whose delight is in the law of the Lord. Yung kagalakan daw niya ay ang salita ng Lord na para pagang kahit wala, hindi niya taglay ang yaman ng mundo, as long na mayroon siyang word of God, masabi niyang pinagpapala siya. Amen? Noong ako'y nasa Pilipinas pa, mayroon isang lingkod ng Lord na maganda po ang profession niya, pero kontento na lang siya sa sumasabit-sabit sa jeep. Mga tao sa Pilipinas ngayon, medyo hindi na nasakay ng hindi aircon, parang napapasok na sila pag sumakay sa jeep, kasi yung kanilang mga magulang o mga kapatid na sa abroad, hindi lang nila alam, tayo yung mas naghirap kaysa sa kanila. Pero ang taong tinutukoy ko, nung tinanong siya, bakit kontento ka na lang na sumasabit-sabit sa jeep? Kasi sabi niya,